Consistency. Consistency is the key to success. What's up mga kabarangay? This is Raymond Jerawuya, your hashtag kabarangay. So nagbabalik na naman ang inyong lingkod. Okay? So for this video, we will talk about how to get 1,000 subscribers. So I have 14 tips for you. But before we start on this topic, okay? Alam ko naman na kung bakit ka nandito sa video na to. Kasi nga, ikaw ay nagsisimula pa lamang sa YouTube career mo. But, bago natin simulan itong topic na to, itong video na to, okay? Kung ikaw ay bago pa lamang dito sa YouTube channel ko, please click the subscribe button below and click the notification button para updated ka sa mga bago kong video na i-upload dito sa YouTube channel ko. Okay ba tayo kabarangay? So, start na tayo. Okay? Bago tayo mag-start, please, kumuha ka ng ballpen mo at saka papel mo. Dahil ililista mo yung aking sasabihin na 14 tips. Okay? Madali lang to guys. Okay? Kumuha ka ng ballpen at papel mo para hindi mo makalimutan yung sasabihin ko. Okay? So number one, first tips. Okay? Friends, kaibigan, mga kaibigan mo. Unahin mo yung mga kaibigan mo. Kaklase mo ng elementary, high school, college. Lahat ng mga kaibigan mo, unahin mong sabihan na mag-subscribe sa iyong YouTube channel. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? I-copy mo yung YouTube link mo, then i-send mo sa kanila. Or sabihin mo sa kanila in person na friend, nag-i-start akong maging vlogger or meron akong YouTube channel. Pwede mo ba akong i-subscribe? Diba? Simple lang. At least, uunahin mo yung mga kakilala mo. Yung family mo, pinsan mo. Diba? Start with your friends. Okay? Start mo sa kanila para madali kang magkaroon ng 100 subscriber. Okay? Start muna tayo dyan. Unti-untiin natin. First tip pa lang yan. Okay? So, second tips. Okay? Facebook. Bakit Facebook? Alam naman natin na halos lahat ng kabataan ngayon, lahat ng tao ay nakatambay sa Facebook. Okay? Doon mo ipopost yung new upload video mo sa YouTube. So, copy your video link, then post it in your wall. Then, kung may Facebook page ka at marami kang followers, likers doon, advantage mo yon. And, ipost mo rin doon yung YouTube channel mo. Okay? So, third, okay, kasama to sa Facebook, ha? Pumasok ka sa mga groups. Okay? Nasa second tips pa lang tayo about Facebook to, ha? Okay? Pumasok ka sa mga YouTube groups. Search it Subscriber Philippines or YouTube Philippines. Binigyan na kita ng idea. Okay? I-search mo lang. Okay? So, balikan natin about sa second tip. Pagdating sa Facebook. Facebook wall. Okay? Facebook page and Facebook groups. Yung groups ay kinabibilangan ng mga subscriber yan. Search mo na lang, alam mo na yan. Okay? Pumasok ka dyan, maraming mga members dyan. Tutulungan ka nila na mag-subscribe sa iyong YouTube channel. Okay, so sa third tips, okay, Messenger. Bakit may Messenger e may Facebook na? Guys, magkaiba ang Facebook at Messenger. Minsan, yung nakakausap natin sa Messenger, madali na lang nating i-approach. Okay?
kumbaga direct to the point ka nang nagsasabi sa tao na mag-subscribe sila sa YouTube channel mo. Paano yung gagawin mong approach? Simple lang, kahit hindi mo nga kilala, bibigyan kita ng idea kung paano mo sila i-approach. Okay? Kapag hindi mo kakilala, ha, ganito yung gagawin mo. Hi, o kaya hello. Sabihin na natin, hello, good morning, kamusta po kayo? Pwede po ba kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel? Salamat po, God bless. Simple lang, simple approach, pero may paggalang. Uulitin ko. Hi, good morning, kamusta po kayo? Pwede po bang mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko? Salamat po, God bless. Simple approach pero malaking impact yan kasi direct to the point ka na sa tao na nagsasabi na mag-subscribe sila. Okay? Pero, lahat ng nakakausap mo sa messenger, sabihan mo. Or kung kaya mo siyang isend sa maraming tao or 100 people, okay, kung kaya mo siyang isend, isend mo sa kanila. Basta ganun yung gawin mong approach. Okay? Kasi mas mabilis kung direct to the point mo silang i-message. Okay? Sana nasusundan nyo. So, fourth, YouTube Live. YouTube Live. Kung hindi ka pa familiar sa YouTube Live, ay marami pong nagla-live sa YouTube. Nakatulong din po yan para madagdagan yung subscriber ko. Kung bakit na-hit ko yung 1,000 subscribers. Okay? Kasi ang ginagawa ko minsan ay tumatambay ako sa mga nagla-live sa YouTube. Okay? Sabihin ko, hello, bago lang po akong YouTuber. Please visit niyo po yung YouTube channel ko and pa-support na rin po. Salamat po. Comment ka lang doon. Dahil yung mga nandun sa live na yon, isusupport ka nila. I-stokin nila yung YouTube channel mo, then isusubscribe ka nila. Gets? So, panglimang tip, famous YouTuber. Famous YouTuber, bibigyan kita ng idea kung sino sila. Kung TV, ako si Doggy, Makagago, Jaiga, Rafi Tulpo, Ivana. Okay? Marami sila. Basta kung sino yung alam mo na sikat na YouTuber sa Pilipinas or basta bantayan mo yung kanilang new uploaded video. Anong gagawin mo doon? Mag-comment ka ulit doon. Ang sabihin mo, hello, I'm Team Payaman. Doon kilala kong TV. Team Payaman po ako. Solid Team Payaman. Okay? Please visit my YouTube channel. Support nyo po ako. Dahil nag-i-start pa lang po ako. Salamat and God bless. Parang ganon, parang magpapapansin ka sa comment box nila. Basta abangan mo yung kanilang bagong video na upload. Malaking tulong yan. Bakit? Kasi ikaw yung bagong nag-comment doon sa channel nila, marami pang makakabasa nun. No? Bakit? Ilan ba yung subscriber ng mga yan? Ang dami yan. No? Pero hindi lang ako nagko-comment sa mga famous YouTubers sa Pilipinas. International din po. Nagko-comment din po ako sa kanila. Kunyari, may napanood akong new uploaded video. Gagawin ko po yun, guys. Magpapapansin po ako sa comment na, please support my channel. Thank you and God bless. Malaking tulong yun, guys. So, pang 6 subscribe button logo. Okay? So, sa intro nyo, lagyan nyo ng subscribe button logo para makita agad ng mga audience nyo or manunood nyo sa YouTube channel nyo. Okay? Malaking tulong po yan. Malaking bagay po yan. So, pang 7, description. Pag nag-upload ka ng video mo, di ba may description dyan? Lagyan mo rin yon. Hello guys! Thank you for watching! And sana nag-enjoy kayo sa aking video. Please, kung bago ka pa lang, click the subscribe button below and click the notification button para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. Salamat!
sa iyong support. Okay, nagigets mo? Lagyan mo doon sa description. Malaking bagay po yan, malaking tulong yan. Then, pang 8, comment section. Ilagay mo doon, same with description, kung anong nilagay mo doon. Hello, thank you for watching. Okay? Parang ganun. Hello, thank you for watching. Please, subscribe to my channel. Then, click the notification button. Okay? Ulitin mo lang din yung sinabi mo sa description. Then, ipin mo. Ipin mo siya. Para nasa top lang siya palagi. Now, para pag napasyal yung tao or audience mo sa comment section or comment box, okay, makikita nila agad yung comment mo, mare-remind mo ulit sila. Diba? Malay mo, hindi pa pala sila nakapag-subscribe kahit na sinabihan mo na, kahit na nabasa nila na yung nasa description. At least, mare-remind mo ulit sila doon sa comment section. Nagigets mo siya? Kasi maski ako, ginagawa ko yun based on my experience. No? I hope na nagigets mo, nasusundan mo yung mga tips ko para sa'yo. Okay? So, pang number 9. Reply to your audience. Okay? Replyan mo yung mga nagko-comment sa YouTube channel mo. Bakit? Para maramdaman nila na hindi ka isnabero. Okay? Lalong-lalo na, bago ka pa lang, ilan pa lang yung nagko-comment sa'yo, ini-isnab mo na. Diba? What more pa kaya kung sumikat ka na? Diba? So, habang small YouTuber ka pa lang, isabuhay mo na yung pag-reply or pag-heart sa mga manonood mo sa YouTube channel mo. Guys, napakalaking bagay na nakikipag-communicate tayo sa ating mga audience. Kasi parang ano tayo dyan, parang artista na may fans tayo. Diba? Napakalaking ano niyan, tulong niyan. And sana nagigets mo yung ibig kong sabihin na kausapin mo, mag-reply ka, huwag mong isnabin. Diba? Kahit simpleng thank you, salamat sa support, mga simpleng ganun man lang. Diba? Then, pang number 10. Okay? Pang 10 tips na tayo. Guys, sana nasusundan nyo. Napaka-importante nitong mga sinasabi ko, guys, para sa inyo rin to. Thumbnail. Okay? Thumbnail. Gumawa ka ng malupitang thumbnail. Ano yung thumbnail na yan? Yan yung nakikita mo sa harap ng video. Okay? Gumawa ka ng magandang thumbnail. Yung pang malupitan, yung kaakit-akit. Diba? Yung kaakit-akit sa mga mata ng iyong audience. Diba? Kasi minsan diyan nagbe-base yung tao kung bakit nila i-click. Bakit nila i-click yung video na yon? Dahil maganda rin yung thumbnail mo. Isa yan sa mga technique ng mga malulupit na YouTuber ngayon. Diba? At saka yung mga maraming views ang video nila, thumbnail. So, bago tayo mag-proceed sa pang 11 tips natin, okay? Kasi importante ito, guys, yung last 4 topic natin, last 4 tips ko para sa inyo, wag na wag nyong lalagpasan to dahil napaka-importante po nitong mga to. But, bago natin ituloy itong pang 11, 12, 13, 14 na tips, please, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa YouTube channel ko, please click the subscribe button below and click the notification button para updated ka sa mga bago kong video na i-upload dito sa YouTube channel ko. Okay ba tayo? So guys, subscribe na po kayo. Salamat. So pang 11 tips. Sana nasusundan nyo ako at sana nalilista nyo. Okay? Pang 11 is content. Okay? Bukod sa thumbnail, dapat malupit yung content mo. Yung title mo. Yung topic mo sa video mo. Okay, for example, bakit ka nandito sa video ko? Bakit ka ngayon nanonood? Ano yung content ko? Ang content ko ay para sa mga YouTuber na nagsisimula pa lang kung paano sila magkaroon ng 1,000 subscriber or mahigit pa.
Okay? Nagigets mo? Dapat maganda yung content mo dahil isa yan sa mga hinahanap ng tao. For example, how to get 1,000 subscriber. Kumbaga, nagtatanong yung mga tao sa YouTube. Then, kung nakita ka nila, nakita nila yung video mo, yung video ko, na gusto nila magkaroon ng 1,000 subscriber, ikiklik nila yung video ko, manunood sila. Kasi nga, marami akong tips na na-share or nailagay na content or title doon sa YouTube video ko. Gets nyo po? Nasusundan nyo ba? And sana nasusundan nyo. So, pang 12, title. Dapat yung title mo ay searchable kay YouTube. Kumbaga, dapat yun yung talagang pakay ng mga taong manunood. For example, di ba? How to, di ba? Or how I, paano. Parang ganyan para mabilis ma-search ng mga tao. Okay? So guys, basic lang yan. Aralin mo kung paano maglagay ng title. Pero I suggest, bago ka gumawa ng title mo sa iyong vlog or video, mag-search ka muna sa YouTube. Diba? Kumbaga, kung ano yung ginawa mong vlog, mag-search ka muna kung ano yung katulad niya na maraming views or searchable kay paring YouTube. Okay? So guys, sana nagigets mo to at naiintindihan mo. Okay? Aralin mo kung paano maglagay ng tamang title. Dahil isa yan sa mga tinitingnan na ranking ng YouTube algorithm. Okay? Yung parang AI yan na YouTube. So lahat yan may ganyan. Kay Facebook, Google, may algorithm po yan. Okay? So aralin mo kung paano maglagay ng magandang title sa vlog mo o video mo para searchable ka or searchable yung content mo or yung video mo. Okay? So guys, sana naintindihan mo. So proceed tayo sa upang 13 na to, ha. Tell your audience to subscribe. Bakit? Behind on this psychological technique. Okay? Malupit to, eh. Itong tip na to, itong pang number 13. Itong tip na to ay galing pa to sa isang iniidolo kong businessman or serial entrepreneur. Siya ay si Dan Lok. So si Dan Lok ay isang serial entrepreneur, business coach, business consultant, investor, basta marami siya. From ano to, at Chinese siya, from Hong Kong, then migrate sa Canada. Kung kilala niyo siya si Dan Lok. So, sabi niya, gamitin mo yung salitang parang inuutusan mo yung manonood mo na mag-subscribe sila sa YouTube channel mo. Kasi kung hindi mo sila uutusan or sasabihan man lang na please subscribe to my YouTube channel and click the notification button para updated sa mga bagong video, ay manunood lang yan ng manunood. Hindi mo sila nire-remind. Hindi mo sila pinapaalalahanan. Kahit na alam naman nila na dapat silang mag-subscribe, parang wala yung parang pag-uutos, eh. Kumbaga, wala lang, nood lang, di ba? Parang ganon. Kasi guys, kung napapansin mo, yung mga sikat na YouTuber, di ba? Mga sikat na yan, ha? Sila Jaiga, di ba? Jamil. Bakit pa nila sinasabi hanggang ngayon na kung hindi ka pa sulit namin na supporter, subscribe ka na sa YouTube channel ko. Diba? Halos lahat ng mga sikat na YouTuber ay sinasabi yan. Please click the subscribe button below and click the notification button. Diba? Simple lang yan, guys. Diba? Tell to your audience to subscribe to your YouTube channel. Number 13 tips po yan. Napakalaking tulong po yan. Diba? So, pang last, but not the least. Okay? Guys, consistency.
Consistency is the key to success. Okay? Guys, walang tubig na kumukulo sa patay sindi na apoy. So kung gusto mong ma-hit, kung gusto mong ma-hit yung 1,000 subscribers or more, you need to upload weekly. Kahit isang video man lang yan. Okay? Kahit one video per week. Hindi importante kung araw-araw kang mag-upload. Diba? Ang importante, may ma-upload ka consistent. Once a week, twice a week, thrice a week. Basta yung content mo ay solid. Diba? Kumbaga, very helpful siya sa tao. Na nai-entertain mo yung ibang tao, napapasaya mo, nakakakuha sila sa iyo ng information, 'di ba? So guys, wag na wag niyong kakalimutan to, itong consistency na to. Dahil napapansin ko, marami akong napanood na nag-a-advise sa mga YouTuber din para sa mga nagsisimulang mag-vlog or sa kanilang YouTube career. Pero hindi nila nabanggit tong consistency. Diba? Kasi guys, kung patay sindi ka sa kaka-upload ng YouTube channel sa YouTube channel mo, diba? Eh hindi ka makaka-hit ng 1,000 subscriber. Paano ka mamomonetize? Paano mahihit yung 4,000 watch hour? Diba? Kasi guys, ako, na-experience ko na yan. Last time, patay sindi ako. Kaya guys, yung experience ko ay sinasabi ko sa inyo na maging consistent kayo sa pag-upload ng mga video nyo. Okay? Kasi, maski ako, actually, galing pa akong night shift. Diba? So, 3 weeks na akong night shift. Pero, ang goal ko ay makapag-upload man lang ng 1 video a week or thrice a week. Sabihin na natin, 1 to 3 video per week. Guys, napakalaking tulong po nyo para mag-grow yung YouTube channel natin. Okay? Consistency is the key to success. Isabuhay po natin yan, guys. So, guys, sa mga nakatapos ng video na to at nandito pa sa video na to hanggang matapos, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako dahil natapos mo tong video na to. Yung effort ko, puyat na ako, pero gusto ko pang makapag-share ng information sa mga katulad ko, katulad mo, katulad natin na small YouTuber na nagsisimula pa lang. Sana nakatulong ako sa ibinigay kong advice or tips. Diba? Sana. Diba? Sana na-appreciate mo yung effort na to, itong pag-video ko na to. Okay? So guys, kung nanonood ka ngayon at kung may hindi pa ako naisama or nasabi na tips, okay, please comment below kung may idea ka pa kung paano tayo magkakaroon ng maraming subscriber. Comment mo lang yung idea mo, yung opinion mo dito sa video na to dahil nagbabasa ako, nagre-reply ako. Okay? So guys, good luck sa atin, good luck sa'yo, good luck sa ating lahat mga kabarangay. At sana maging successful tayo dito sa ating YouTube career. Okay? So guys, suportahan po natin yung bawat isa. Okay? Until my next video, hanggang dito na lang muna. Okay? Always remember that God loves you. Ingat ka palagi. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye!